Hello po! Welcome back to my channel. This time po, gagawa ulit tayo ng espasol. Pero this time, nalagyan natin siya ng ube halaya. So, yan lang po mga kailangan natin. Ito yung ating glutinous flour. 2 cups lang po siya. Kasi maglalagay tayo ng ube. So, 2 cups lang ang gagawin ko. Tapos, yung ating gata, 1 cup. Tapos yung ating sugar, 1/2 to 3/4 cups lang muna kasi may ube tayo, baka masyado siyang tumamis. Bali, ito kasi actually, first time ko pa lang siyang gagawin. So, tatry ko pa lang siya kasi nakatikim ako ng ube espasol somewhere in Laguna. Ang sarap po niya. So, naisipan kong gumawa ng ganun din. Tsaka, yung ating Alaska Evap, 1 cup lang din. So, bali, 1:1 ang ratio ha. 1 cup ng glutinous flour, 1 cup yung ating liquid. So, 1 cup ng gata at saka 1 cup ng evap. So, bali, it makes 2 cups. So, yun lang po. Ang first step natin is yung ating glutinous flour. Ito-toast natin siya. So, bali dati, napakita ko na sa inyo kung paano siya i-toast. Pero ngayon, ipapakita ko ulit siya sa inyo kung paano siya ito-toast. So, mag-start na tayo mag-toast. So, yan. Bali, yung pag-toast natin, medyo mahina lang ang apoy, ha? Yan. Basta nag-start siya, medyo, nakita nyo, medyo nag-brown. Yan, magdidire-diretso na siya noon. Tapos, pagka na-toast na natin siya, magtatabi tayo ng konti yung pang-dust natin mamaya. So, yan. Siguro ito po mga it takes 5 minutes para medyo mag-brown siya ng konti. So, ganyan lang. Hintayin lang natin siya medyo mag-brown. Tapos, yun. Mag-start na tayong maghalo hanggang sa, ayan na naman, kukulaniin na naman ang ating mga kilikili sa kahahalo. Bukod sa kulani, sandamakmak na pawis na naman ang aking ipapawis nito. Ang init pa naman. So, ganito lang siya, ha? Hanggang sa medyo mag-brown siya. Tapos, balikan na lang natin siya, ha? Kasi yung phone ko, parang malulubat siya, no? Yan. See you later! So, ito po, ha? Ayan. Na-toast ko na siya. Kita nyo? Ang next step natin... Ay, teka. Pinatay ko pala yung ating coconut milk or gata at yung ating evaporated milk. Tapos yung ating tawag dito sugar. Ang bango nung ano, nung toasted na ano. Pakukuluin muna natin siya. Yung ano po ha, yung pang-dust natin. Baka makalimutan yung magtabi. Yan, nagtabi na ako. Actually, dapat mas maganda ganito ang kulay niya. Oh. Yung pang-dust ko yan, ginanyan ko siya talaga. Kumukulo na to. Tingnan natin siya kumulo, ha? Itos natin mabuti yung sugar. Ayan.
na aking assistant. Nakatulong ko sa paghahalo para dalawa kaming kukulaniin. Pag kumulo na siya, yun na, tignan natin siya kumulo ha. Pwede natin siyang iwanan muna dyan. Yan. Pag kumulo na siya, hindi kumulo siya. Wait lang. Tignan mo natin siya kumulo. Yan. Kumukulo na siya. Pwede na natin ilagay yung ating toasted glutinous flour. Haluin lang natin siya mabuti ha, kasi pag minsan hindi siya gandahan lang si stamp. Hindi siya nadi-dissolve agad eh. Yan. Start na tayo ng ano yun? Ba't ganun? Start na tayo ng pagkakaroon Start na tayo ng hingalin. Tandaan lang, assistant. Yan po. Naguhugas na ako ng mga pinagamitan. Wait na muna. Yung ating ube, pwede na rin natin siyang isama. Yan. Yan. Kita niyo ba siya? Actually, natuyo na siya kaagad. Ganun pala pag may ube. So, gagawin natin ito. Magdadagdag tayo ng milk. Milk na lang idagdag natin. Pero kita niyo na, kita niyo. I-stop ko lang po yung video ha, para hindi matagal. Wait lang po ha. Hihinga muna ako. Ayan. Ay, gusto ko. Gusto ko po ha, Rodney. Ayan. Nag-bend na yung ube, kaya lang meron pang buo-buo nung glutinous natin. So, dapat yun ang matanggal, no? Buo-buo. Titikman natin siya kung okay na yung ube. Ay, namatay ang ano ko. Hoy, assistant, iniwanan muna ako dito. Teka muna. Teka, titikman ko lang siya. Ha? Okay na yung tiles niya. Hindi dito ka nala. Ang init, pero ang sarap. Actually, ito po, luto na siya. Pwede na siya, oh. Yan, oh. Kasi, yan. Dapat yung di na siya nahuhulog sa ating sandok. Kaya lang, mayroong nabuo ng glutinous. Ay, naku po. Thank you.
Wait lang po ha. Hihinga muna uli ako. Yan po. Ito. Okay na siya nito. Yan natin siya, ilalagay natin siya dito sa tray na may... Ito. May dust, no? So, wait lang. Kita. May nakita pa ang konting routines. Yan po ha. Ginawa kong 3 cups yung ano ko ha, yung liquid ko. Kasi madali pala siyang matuyo pagka may ube. So, ito. Okay na to. Yan o. Yan. Okay na siya yan. Wait lang. Transfer natin sa ano. Yan. Ayan na po siya. Yung ating espasol, ube espasol. Hindi ko na siya naipakita sa inyo kanina na nilagay ko sa dito sa tray kasi sobrang hingal na ako kanina. So yan, medyo mainit pa siya. Palalamigin muna natin siya bago natin siya i-cut. Tapos mamaya, titikman natin siya kung ano lasa ng ating ginawang ube espasol. Yan, hello po, I'm back. So, yan po, malamig na siya. Madali na siyang i-cut. Kasi kanina, mainit pa siya. Although, pwede na siyang i-cut. Kaya lang, masyado pa siyang malambot. So, yan. Ganto lang gawin natin dyan, ha. Teka, paano ba? Coating ko. Slice na lang natin siya sa side. Bahala na kayo kung gano'ng kalaki ang gusto ninyo, ha. Kung gusto ninyo medyo malapad, or... Yan. Medyo madali siya i-cut ngayon. Actually, hindi rin pala. Dinidikit siya sa ano. Ay, hindi. Yan. Ayan siya. Kanina kasi mainit pa. Try ako dinidikit siya sa yan. Medyo lapad-lapada na natin siya. So yan, kapat natin siya. Yan, medyo laki na natin. Yan, ano na. Ang paggawa po ng espasol, pwede nyo siyang pagkakitaan sa totoo lang. Mamaya, pagkatapos natin i-cut lahat ito, yan. Siyempre, yung ating favorite part, ang, ano? Ipiman tayo. Yun, galing na assistant ko. Pagkikiman time, ang galing. Ito pa yung isa, oh. Kanya, mamaya mayroon kami dyan na, ano, mayroon kami dyan na uusli. Yun, ang sinasabi ko. O, diba? Anong masasabi natin dyan, mister? Mamaya ako nalang sasabihin. Hmm? May ganun mamaya pa daw. O, sige po, tapusin ko muna siya ha. Tapos, yan. Para sa tiki man time, ready na. So, yan po. Ito na ating finished product na ating ube espasol. So yan, sinabi ko,
Ito na yung aming favorite part, ang tikim time. So, let's tikim-tikim. Friends, tikim time. Ayan. Hindi alam kung ano kukunin. Inili ng malaki. Mm. Yay! Masarap talaga. Promise? Mm-mm. Okay. Oh, nga, Pep. Pero kanina, diba tumikim na ako? Oh. Ilang po. Nakita nyo na kung paano gumawa ng UBS Pasol. Try nyo na yan. At masarap po siya talaga. Malalasahan mo yung ube and at the same time, espasol. So, yun. That's it for today. Huwag nyo lang kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-comment, and thank you for watching. Bye!